3, 2, 1. Hey guys, Mang Santos here, and I'm back with another vlog. So 2023 na. So happy New Year sa inyo. Since siguro yung latest vlog ko was like 4 months ago pa or 3 months ago, I decided na why not gawin na ulit ngayon. To start off this vlog, I asked you guys to ask me questions para naman may mga bagay na mapagkwentuhan tayo. And also, kumuha ko ng questions from a vlogger din kay Jasmine Lay, which is one of my favorite YouTubers right now. So, unahin natin siguro yung mga questions na yon. Reflect natin yung last year and then punta tayo sa questions niya na binigay niya sa akin. You can also use these questions para sa personal use niyo. So you can reflect on how your year went last year and also yung goals niyo for this year. Chaotic. Negative agad. Chaotic, roller coaster, and unexpected. Kumbaga, yung mga nangyari ng 2022, may mga bagay na hindi ko naiplano, na hindi ko na-expect. Meron mga hindi in-expect in a good way, meron mga hindi in-expect in a bad way. So, ayun, merong ups and downs here and there, kaya roller coaster and chaotic, sobrang gulo, ganun. May nakita kong isang post na parang iba yung naging buhay natin from January to June, tapos iba yung naging buhay natin from July to December. So, parang different world sila, ganun na ganun yung nangyari sa akin last year. Chaotic, roller coaster, and unexpected. Siguro, ito yung pinaka talaga is to take care of myself kasi masyado akong naging workaholic and also I give too much time for others kasi ever since ganun ako, I'm a giver talaga. Like, kung kailangan nyo ng assistance ko, kailangan nyo ako here and there, tutulungan ko kayo, ganun. And then, may times na nawawalan na ako ng time for myself, walang time magpahinga with akas and work. So, ayun, siguro yun yung isang lesson, I have to take care of myself. Pangalawa, to find, explore, discover new things to do. Kasi once na nasanay na ako sa mga bagay na ginagawa ako, nabobore ako or sometimes nasastuck ako. Subconsciously, ganun yung naiisip mo na ito na lang at ito na lang yung ginagawa. Halimbawa, I continue to do writing, ganyan. Parang kailangan kong ma-distract kahit papaano sa ibang bagay para ma-refreshan ako and then go back to writing, ganun. Then another lesson is to practice punctuality kasi ako, personally, ayoko nang nalilate pero nalilate pa din ako. And ayun, time is very valuable, super, totoong time is gold. Ganun talaga siya kasi once na naubos yung oras, parang syempre hindi mo naman siya mababalikan, ganun. So, ayun, value time even more. Siguro in general is to strive sa passion ko, ganun. Kasi ngayon, nag-mentor na ako sa former school ko ng senior high and masaya sa feeling na nakakapag-give back ako kung saan ako natuto and nakikita ko din nag-grow yung ginaguide ko, which is yung senior high school students. And ayun, nakaka-proud lang na may nagagawa na sila, ganun. Then, ayun nga, may mga iba pang events na binigay sa akin from last year na ngayon gagawin. So, stay tuned kung ano yung mga bagay na yun. Siguro, things to leave sa 2022 is the bad habit of being a workaholic. I mean, may good and bad side naman siya. Good side is nagiging productive ako, madami akong natatapos, meron akong drive to do things, pero ang bad side kasi is hindi ko alam kung paano magpahinga, so yun yung iiwan natin. We need rest. Ayun. And another thing siguro is to overthink. Meron din good side and bad side. Good side is nakakatulong siya to reflect on the things I do, on the things na ginagawa ng mga tao sa paligid ko, on my environment. Bad side is overthinking kills me. Like, sobrang breakdown, sobrang anxiety, and other stuff. So, gradually, I hope this year, unti-unti natin siyang maalis. Ganon.
ayoko na magpaka-specific. Pero yun nga, may mga times na small things nakaka-trigger. Tapos nagbe-breakdown ako. Bawa may nawawala akong gamit. And then, sobrang simple lang bagay, nawawala ang gamit. Tapos hindi naman sobrang laking gamit na yon. Tapos hinanap ko siya. Hindi ko siya mahanap for a few minutes lang. And then, nag-breakdown ako na hindi ko siya makita. And then, this other stuff na ikinaka-worry ko na naiisip ko na din. Ganun. So, nagko-connect-connect sila. Na-overcome ko naman siya. And hopefully, this year, mas makahanap ako ng way to overcome things like that. One way na ginagawa ko ngayon is mas nagjo-journal ako. Whenever na-frustrate ako, whenever na-excite din ako, sinusulat ko muna. Kasi sometimes yung pag na-overwhelm ako or too much yung emotions ko, naging all over the place talaga ako. And minsan may mga nadadamay. So, that's the thing. Actually, marami. Especially if may budget na. Kasi ito yung mga nasa bucket list ko even before. Gusto mag-skydiving, gusto kong mag-race kart, gusto kong punta sa ganito, punta sa ganyan. Travel more. Siguro, discover other cultures kasi gusto ko din ng ganyan. And siguro, to do baking na. Kasi atagal-tagal ko nang gusto mag-bake or do pastries. Like, other than the film stuff, photo, music, ayun, gusto ko nagbe-bake. As a sweet tooth. Gusto ko ng sweets. Ayan. Let's move on to sa mga questions nyo. And this is just a sit-down vlog, so hopefully may food kayo habang nanonood or sana hindi kayo magsawa sa panonood. Una sa lahat, noon nagtanong kasi ako sa Instagram and also sa Facebook, I posted the photos and also a video of me na nasa cafe. I'm wearing this leather jacket. Tapos, may mga nagtatanong, saan mo nabili yung leather jacket? Barber naman, ganun. Actually, hindi ko kasi siya binili, pero hiningi ko lang siya kina dad. Sabi ko, akin na lang. Sabi nila, sige, sa'yo na lang. Ganon. And alam ko, bigay lang sa amin to, padala lang siya from the other side of the world. So, ayan. Hindi ko po binibenta, pero ayan po. Gusto ko siya. Kasi, I'm into hoodie stuff. And, super combo niya. Meron siyang hood na pang, parang cloth, ganon. And then, meron siyang leather jacket. Pero if in case na gusto niyo i-look up, yung brand niya is G21. Ayan. How's AB film so far? Ngayon, second year na ako at kaka-start ng second sem. And okay naman siya. Nakapagpahinga naman ako ng maayos. Kasi pinuyat ko rin pala yung bakasyon ko. Hindi ako natutulog din ng maayos. Pero it was fun. Yung bakasyon, it was fun. May mga bagay na hindi ko na-expect na magagawa ko ng bakasyon. Like, going out. Kasi nga, hindi nga ako maalis ng bahay talaga. And then, AB film, I think yung journey ko, I'm proud of myself kasi nakikita ko yung progress and yung opportunity sa dumadating sa akin. Ayun, yung progress and comparing it to my past projects and seeing na, ay, may na-improve pala ako. So, yan. Dahil nga major na yung mga subjects ngayon, I get to dive in more din sa topics. Like, meron na kasing subjects na pang cinematog lang, ganun. And then sa audio and other stuff, ganun. Kumbaga, nakafocus na talaga. So, very, very, very excited and also kinakabahan kasi yung stress. Alam kong dadating at dadating yun na naman siya. What inspires you during creative block? Siguro, whenever there's a creative block, una sa lahat, lumayo ka muna sa ginagawa mo to refresh. Humanap ka ng mga bagay na pwede mo pang gawin na you're interested in. Kasi minsan doon nagsispark ang creativity. Kahit manood ka lang ng kahit anong YouTube video. Ganun. Minsan, tumulala ka. Kasi, kagabi, as in, nakaupo lang ako. Hindi naman ako necessarily nagme-meditate na nakapikit. Ganun. Like, out of nowhere, madaming ideas na pumapasok sa isip ko habang nakatulala lang ako. So, gawin natin, sa routine natin, tumulala lang tayo. Siguro kahit a few minutes per day. That is one of the things na in-advise din ni Sir Manix Abrera nung umattend kami ng webinar niya. Ayun. And also, para makasurvive kayo ng creative block and to have some inspo ulit. Whenever may naisip kayo, alam mo ngayon may naisip ako, isulat nyo lang. Agad-agad, isulat nyo.
And then, yung mga nasulat nyo yun, pwede yung balik-balikan whenever you need something or you need ideas ulit. Top 5 fave songs. Top 5. Hindi kasi talaga ako maka-favorite-favorite. Like, pag tinanong mo ko ng favorite food ko, hindi ko agad masasagot. Like, feeling ko lahat favorite ko. Ganong levels. Kung ano na lang una natin maisip, big seven yun yung lagi natin naisip na kanta. I don't know. Baka lang. Ang first thing is December Avenue, Bulong. Lately, nakikinig na ulit ako kay Taylor Swift. Yung lagi kong pinapakinggan is Back to December. Ligaya, Golden Hour ni Jake, as in always. Four of Spades now, pinapakinggan ko din ulit. And yung paulit-ulit kong piniplay is Come Inside of My Heart. So, yung five na yon. And mababago to bukas, agad-agad. Ganun, kasi wala talaga akong super-super fave. Or siguro next week, iba na ulit yung pinapakinggan ko. Ganun, very diverse lang. Tanong ko na nga. May nagtatanong dito, are you single and ready to mingle? Are you single and ready to mingle daw? No? Isipin nyo na lang kung saan yung no doon. Bahala na kayo kung yung no ay single or you know yung ready to mingle. Kayo na bahala. Kaya nyo yan. I trust in you. Last question na yata to. Tama lang din na ito yung last. Something that you would manifest every day. If specific, minamanifest ko po makasali kami sa Cinemalaya this year. Because I really, really want to. Last year ko pa gusto, as in. And, syempre with all the busy stuff. And, of course, nag-start po lang ako last year when in-announce yun. Parang sabi ko, hindi pa ako ready. Sana this year, makasali kami sa Cinemalaya short. And also, siguro minamanifest ko for myself sa health ko na lang. Kasi hindi talaga ako nagpapahinga. Kailangan ko yun. Minamanifest ko na everyday, I should give my 100% effort sa sarili ko. To love myself, to take care of myself. And I think it's a way for me to grow then and to be at my fullest potential. So, ayun yung mga questions. And to wrap this up, since nakapag-vlog tayo, weekly, mag-upload na ako every Fridays at 7 p.m. So, it's either a vlog, a sitting vlog like this. Films, mag-release na ako ng mga unreleased films ko kasi medyo matagal na yung iba. Though, months lang naman, pero I think ilalabas ko na siya. And also, college, film school, i-vlog na din natin yan. And I think, let's react to my other old videos, like senior high school films na hindi ko pa nire-release kasi I think makikita nyo yung sinasabi kong ibang-iba yung gawa ko ng senior high at ngayon. So, yeah, that is our plan for 2023. Marami pa mga naka-plano na hindi ko pa sinasabi dito sa vlog na to. But, ayun, every week mag-upload na ako every Friday. So, hit that notification bell para updated kayo kung may uploads na ako every Friday sa YouTube. Sa Facebook, every now and then nag-upload na ako, especially when it comes to photo shoots. And also sa Instagram. Tingnan natin kung ano mangyayari sa atin this year. And I hope you guys have a fun and exciting year. Itong panda na to, kanina pa siya sa likod, pakilala natin. Wala pa siyang name. I got this last year sa birthday ko. Na-obsess na po ako sa stuffed toy. Buti na nga lang nakabili ako nito. Kasi ayaw na nila kung bumibili na stuffed toy kasi nga daw madami na. Pero ito na yung favorite ko ngayon. Like, ito na ang aking isa sa part ng aking coping mechanisms na kapag stress ako, kasi ganon. Wala pa siyang pangalan. Gusto niyo pangalanan natin siya. Comment below kung anong dapat natin ipangalan sa red panda na to. So yeah, thank you guys for watching and see you next week or see you sa school if schoolmate ko kayo or yeah, see you or out. Bye-bye!